Nandito na tayo sa airport. So ito i-ano natin, zoom natin para ma-ano sa inyo. Ayan. Yun pong nakikita nyo na may medyo ano paano ko i-describe yun. Basta yung building na malaki na yan. Yung parang may ano ba tawag niyan, parenthesis parenthesis na nakaharap dito sa right, yun po ang terminal 1. So going this way, going that way, this way, yung mga building ng mga commercial na yata yan, yung mga like mga offices, mga ganun. At babalik tayo dito sa left side, iyan ay terminal 1. Next is yung nakaharap sa inyo, yung mga bracket na yan is terminal 2. And then next is of course terminal 3. Na to the next is terminal 4. Ang 4 yata hindi pa nag-operate dahil naabutan ng pandemic. So doon sa malayo na hindi na yata makuha is Macau Port. Macau Port, yun yung parang immigration going to Macau, dahil kasi ngayon ay meron ng pwede na kaming magbiyahe ng papuntang Macau by bus. So meron tayo doong immigration, yun ang Macau Port. Kasi kung tatawid kami doon sa Macau, kailangan namin through immigration, dadali namin yung mga passport, of course, ganun, at sa kailangan yung visa. Pero pwede kang babalik within one day kasi 45 minutes na lang yun ang biyahe from Hong Kong. So ganun din sa ferry. Kung sasakay kami ng ferry, 45 minutes lang din, pero mas mahal. By bus, 45 minutes lang din, but mora. So magbas ka na lang, no, ganun lang naman din ang oras. Tapos wala yun, non-stop yun. From Hong Kong going to Macau na talaga yung mag-stop. So ayan. So yan ay, ewan ko, makikita nyo yung maliit-maliit na yan na in between sa building at another building na mahaba ay cable car. Ang sa likod ng Bound Mountain na yan, yun ang Giant Buddha. So ayan. At ay, yung sa iyang bago yan, yung bagong construction na yan is another extension ng MTR na still on work, still going on na ang mga construct dyan, yan o. At sa tabi niyan, yun po ay ang cable car station also. Ayan. So ibalik natin, dahan-dahan. Hindi makita dito din sa likod ng, yan yung parang tower, ang tawag ng tower na yan. Is nandyan yung Sheraton Hotel, bagong bukas din, nandoon yung mga Pilipino band. Ayan, oh, makita nyo yan, mga airplane, yung mga buntot niya na parang shark. Walang lumilipad, minsan na nang ano eh, nag-take off. Parang in every country, once a day, yung mga busy lang dyan, yung LBC at DHL na plane. Ayan po. So, balik tayo, sana may train na dalaan kasi nandiyan din yung train na Airport Express. Wala kasi, wala masyadong mga pasahero. Yan. Maganda ang view kasi ano, yung airport ay nasa gitna ng dagat. Maglilinis yung amiga ko sa baba na taga Jinsan. Ayan, o, diba? Airport yan sa gitna, doon sa likod and sa harap, dagat. Ayan, dagat. Ayan, sa baba namin, dagat na yan. Ayan. Ibang ganda ng view. Kaya dito ako natutuwa. Mawawala. Ano yung mga problema ko dito? Nakatingin ako dyan sa airport. Lalo na pag nakita ko yung Philippine Airlines.
Diyos ko, kung pwede lang parahin at aangkas na ako dito sa balkoni namin. O, dagat yan. O, doon naman, o. Diyan dadaan yung Starcross. Yung Starcross na... Okay, and then, ibaba natin doon sa silong namin. Sana hindi mahulog yung CP ko. I-tour ko kayo sandali dyan. Balik natin doon sa ano namin ha, sa lobby namin, underground. Ayan, yan lang sa silong namin. Yan ang park namin. Yung barbecue place na kumpleto na doon na yung barbecue na Korean style na trusa o meron na naman airplane ano yan, Katay Pacific Beach. Dito na naman tayo sa ating pananim. So dito tayo mag-umpisa. Meron tayo dito okay, meron tayo ditong papaya. Ayan, ewan ko kung magbunga yan siya. So, first time kong ginagawa yan. First time kong na-experience na magtanim ng papaya sa loob ng bahay. Ay, sa, ano, sa paso. Ayan. At,
Meron din tayo ditong kamote. Ewan ko kung magbunga din yung kamote na yun. Antayin ko after 6 months kasi alam ko 6 months may bunga na yung kamote. May laman na siya. So kung 6 months wala pa siyang laman, itapon ko siya. Parang nakalbo na siya dahil kinuha ko yung mga talbos niya at kinain ko. Ayan. Diba ang laki na niya? Ito, sana may bulaklak na ba siya? Oh, meron ng bulaklak, bish. Oh. Chubby-chubby siya. Chubby-chubby siya. Ayan. Oh, so mga ito. Ayan, hindi ko na alam kung ano mga pangalan yan. Na mga halaman na yan. Kung minsan kasi, namulaklak ito siya ng puti. Siniswerte-swerte daw yun. Kaya tuwang-tuwa sila dito nung napabulaklak ko yan. Meron tayo ditong lemon. Yung lemon ko, ewan ko rin kung magbunga din yan. May ano na siya, oh. May skin disease na siya. May insekto yata. Kung paano yan, bish? Uy, yun, mga puti-puti. Oo, parang lisa. Yan, paano? Anong i-spray ko dyan? Wala akong ginagamit na spray-spray sa kanila, eh. Ayan. Ayan sila. Ito naman, meron tayong ditong luya. Ayan, luya ko. Ayan lang. Yan lang ginamit ko. So, ayan na sila. At saka mga dalawa kong alaga, tulog pa sila. Hindi ko isturbohin dahil once makalabas sila, yung sinuwa at laki, yung mga pagong, yung mga turtles ko, once na makalabas sila doon sa bahay nila, ayaw na nilang papasok. Pero hindi ko iniisturbo. Kasi kung saan-saan sila magtago, ang hirap hanapin. Okay, yan lang po today. Thank you very much for watching. Love you all. See you up next. Bye. Hello, this is Ben Bautista. Hello, Idol. This is Joy Mitz from Hong Kong. Everyone, we hope you like it. Yeah, I hope you like it. Also, my voice. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan. Matapos ang kinihing pag-ibig ko na lang, iniwan akong may dusa't luhaan. Pangako walang natupad, pagkat pag-ibig mo pala sa aking huwag. Biko ang puso ko, sa'yo'y naghangad. O kay sakit naman, sinapit niya rin palad. Hindi ako laruan na iyong ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Batid ng lahat na kita ay mahal, kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't dangal. Ang kala ko noon, pag-ibig mo'y tunay. Kunwari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan na iyong ang kinig na pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Hindi ako laruan ng iyong iiwan.
ng tulad mo rin akong puso na susugatan. Thank you very much. Composed by Boy Christopher.